So hello and welcome back po muli sa ating Bunting Channel. So mag-update tayo with regards dun sa ating UM company o yung bago nating video about sa Shanghai, no? So meron, sabi ko sa inyo, tatlo yung game nila. So meron pa sila isang game. So pasadaan na natin yung isang game nila and check na natin kung anong meron dito sa kanilang game. Ito yung tinatawag niyang Beihung. So kung ano man ang bigkas yun dyan, no? So itong game is a 2D placement strategy game based on a blockchain technology. So ibig sabihin is meron din siyang tinatawag nating token, ano. Anyways, check natin to. So available to, na download natin to gamit ang ating Google Play Store, but I'm not sure kung may iOS siya, no. Hindi ko alam kung may iOS na version sa kanya. So check natin yung gameplay. So turn-based RPG to. So alam niyo na yung mga auto play na ano, battle, no. So ayan, battle level. Each level has a different monster. Guarding it, you need to match your line to deal with different monsters. Crusade of the Glory. Ito yung mga pwedeng malaro sa loob niya. Challenge player who are close to your strength in the whole server to expedition. Nasa total of 15 levels. So check natin yan. So merong arena, PvP. So better rewards you can get. So dito makakakuha daw kayo ng magandang rewards kung malakas-lakas yung team. So roadmap. So may roadmap sila. So 2023 to. Public version of the game. So nandito siguro tayo sa quarter 1. Okay, but anyways, yung website na to is nandito naman lahat yung details about sa token nila, yung tokenomics nila, no? So tatlong klase yung token nila, may DRN, UTN, and may UMT pa pala. Ito premium token nila din. And then meron silang NFT equipment. And then syempre, since kung itatry nyo itong laruin din, so mag-create na kayo ng UM wallet nyo kasi dito magaganap yung transaction nila, or pwede nyo rin gamitin yung MetaMask nyo. Pero ang recommended nila is UM wallet. And then syempre, available yung exchange nila yan sa MEXC. In case magka-cash out kayo, dito nyo dadalhin yung token nila. Okay? So ngayon na mag-proceed tayo and then i-check natin yung game. So ito yung game nila. Actually tinry ko na yung game and then makikita nyo ganito lang din siya. Unlockable pa, ang kailangan magpa-level 10 pa para sa arena. Itong endless challenge na to is level 25. And then dito yung hero nyo. Ayan, makukolekta nyo. So, pwede nyo yung pa-level up and then lalagyan nyo ng mga equipment. Kasi kada battle nyo is nakakakuha kayo ng equipment. Ayan o. Hindi pa pwedeng auto na lang. Manual pa yata ikaw magkakabit. So, para lumakas yung mga hero nyo isa-isa. Okay, and then syempre, le-level up nyo kung gusto nyo. Ayan. Makakakuha kayo ng mga pang-upgrade na battles. But anyways, ang ano natin dito is kung paano rin tayo makaka-earn dito. And take note, may VIP system din dito. So, lahat yata ng game nitong UM Play to Create nito is VIP oriented. So, meaning, pay to earn siya. No? Makaka-earn ka siguro pretty ng token nila, pero certain point siguro is kailangan mo magpa-VIP para maka-earn talaga. Okay? Kasi, click mo itong nandito gilid. Nakita nyo ito yung may asset nila. So, Gmail ang ginamit natin yan. Privacy user, etc. And then, makita nyo na pag click nyo itong may asset na dito. Asset nila na ito, makikita nyo. Andito rin yung DRN, UTN, UMT, and then NFT mintable. So, ibig sabihin, same lang yata yung ipa-farm natin. No? DRN din ang ipa-farm natin dito sa kanilang website. So, yung mapa-farm mo dito, pag kinonek mo yung UM wallet mo, is doon din mapupunta. So, which is good, no? Parang isa lang yata yung token ng game. So, nakalagay naman dito and stated dito na DRN is a token that is earned while playing. Players can fight in the game and there will be a probability to obtain certain tokens. So, same lang din, probability lang din. So, yung token na ma-earn mo is ano, portion lang, 0.001%, parang ganun lang kababa, ano. But anyways, itatry na rin natin to para at least baka sakali maka-earn din tayo dito sa game, no? Although, ang tingin ko nga pala, since kagaya nung sa Shanghai, is kailangan mo yata mag-VIP, at least VIP 4, para makapag-mint kayo. So, dito, hindi ko sure if ganun din.
But anyways, meron dito mga tasks. Ito lang gagawin mo, ayan. So claim mo lang yan. May makukuha kang mga boxes. Then meron silang daily. Ayan ako, tatapusin mo lang yan. Daily. Medyo lag tayo kasi naka-open yung Shanghai hindi natin. So ganun lang, no? And then meron siyang battle. Ito yung pinakaano. Dito ka na mag-start magpa-level. Ayan dyan. So nasa chapter 2 pa lang ako dahil kaka-start ko lang. And then tinry ko lang siya. And then dito meron mail, backpack, yung bag mo. And then may mga items dito na hindi ko pa nabubuksan. For example, itong mga crate na yan. Hindi ko pa na-open yan. So open na natin. Map use. To light boots, so makakakuha ka ng mga equipment and etc. So okay, si ano ba yung isa? Kita din natin itong isa, ito, ano to? To gold box. A gold box, ito, green equipment, etc. So, ito is purple. Mystery Zero gift. So use natin. So yun. Pag-click to open hero box to get one of the following. So makakakuha daw tayo ng mga heroes. Yan. So shards lang yun. So kailangan nyo magano ano makompletohan nyo para makabuo kayo ng isang hero. And then dito meron silang summon. So meron silang pre. Click natin. So makakuha tayo ng ano dito. Light ring. Walang ano hero. Ito advanced summon. RPC error daw. Click shards lang. So hindi pa siya fully hero. So gamit kayo ng dias. Ayan. Dito naman is ay yung pinaka gold nilang gagamitin nyo para maka-earn kayo, no? Take note tayo, no? Kita nyo may energy din. So yung paglalaro dito is depende, no? So meron siyang space time box. So level 25 din yata ito. So kailangan pa natin magpa-level. Anyways, pakita ko sa inyo yung gameplay. So dito, ayan, click mo yung challenge. And then ayan, automatic yung mga hero nakalagay dyan. And then click mo lang yan, start. So may auto yan. And then may speed, no? So mabagal kasi pag ganyan. So pag nababagalan kayo, so speed up nyo lang. Since auto battle naman na to, so mabilis lang yan. So 2 of 3. So ayan, nakalagay naman dito yung level ng stage, no? 3 stage siya kumbaga. Standard game lang, turn-based RPG. Nung una nga akala ko Kingdom Heroes eh, dahil yung mga design ng mga character is parang sa Kingdom Heroes. Hindi naman, hindi pala siya, no. So yung game is Bei Huang, kung ano man bigkas niyan. So ganun lang. So once na makompleto mo yung buong map na yun, is makakakuha ka na din itong box na to, no. Pwede mo yan i-open. Okay, so papa-level up tayo para ma-unlock natin yung ibang area. And then syempre gagawin nyo itong mga tasks na to para meron kayong susundan kung ano yung gagawin nyo dito about dito sa game. Okay, medyo lag ako kasi nga naka-open yung Shanghai natin, naglalaro pa rin tayo. Okay, so welfare click natin. Dito yata is makakakuha kayo ng mga extra yan. 7-day mission, 7-day login, weekly card. And then may growth fund din siya. Hindi natin alam kung para saan yan. So dito, ayan. So ayan, 1, 2, 3. Yun. Nakita nyo, naka-receive na tayo. Yun. So gold pa lang yung nakukuha natin. Eh. Wala pa tayo ng token nila. So alamin pa natin. But anyways, tingin ko sa half, kailangan nyo muna mag-progress sa game. O makalayo ng konti sa game. Bago kayo maka-earn ng DRN. So DRN din na. Nakalagay naman dito. Sa side niya, click niyo yung parang icon, itong bilog sa gilid. Ito. Ayan, click niyo yan. So, makita niyo nandito naman yung may asset niya. So, dito mare-record. Add wallet. So, kailangan niyo din add wallet. Same wallet na rin gagamitin ko, yung UMT din. IUM na wallet na lang din. Para at least isa lang siya, no? Anyways, kung gusto niyo i-try and then explore tong game, so head lang kayo sa website ng UM Company. So nandun yung mga link or download nyo directly sa inyong Play Store. Available yan sa Play Store. Okay? Anyways, ano pa ba ang update natin with regards dito? So syempre itong wallet nila mismo na UM ito.
Diretso nyo rin to, directly din makikita nyo rin yan sa Play Store. You type nyo lang UM Wallet, and then ang company na gumawa is ano din, UM ano din ang nakalagay, UM Company. Okay, anyway, so meron pa silang isang game, sabi ko tatlo yung game nila dito. Siguro next day na lang natin pasadaan itong Petland, no? Kung gusto nyo naman mag-alaga ng mga pet, eto naman yun. So same lang siguro yan, but anyways, check na lang din natin yan. Pero ano siya, nakatayo lang yung view niya. So breeding and hatching, but anyways, check natin next time, okay? So news, click natin news, ano bang bago sa kanila. Yung Futures gameplay, Shanghai has a big move to living record, no? Ang maganda dito sa Shanghai, mga lords, is ang taas ng kanilang taas ng value ng kanilang token. And hindi ko alam kung bakit ganun kataas. So may market na pala sila, oh. Siguro mag-update na lang ulit siguro tayo, no? Diba? See you na lang pala sa ano, sa Shanghai. And konti pa lang yung nakukuha kong DR, and so hindi pa tayo nakagawa ng token, okay? So ngayon i-try nyo itong isang game nila is Beiwang, kung paano man ang bigkas niya, no? Turn-based RPG yan. So same lang din yung token na ano natin, ano? So pag meron na akong nakuha, so I'm sure naman na mag-update ako para mag-gets, para makita nyo kung paano. And then kung alam nyo na, so pwede nyo naman pwede naman kayo mag-comment sa baba, and then tulungan niya rin ako kung ano, itakal yung more details about dito sa game. But anyways, our well placed po muli, no? So see you sa next video natin. Bye-bye!